this Sunday is extraordinary. There are more people in the church. We don't carry palms every Sunday. We don't carry palms every day. In fact, this Sunday liturgy is also extraordinary because, as you might have read or you might have heard, this Sunday is uniquely with two Gospels. The first Gospel was about Hosanna to the Son of David. The second Gospel is about the passion of Jesus, the enemies of Jesus wanting Him killed. Kung hihiwain po natin ang kutsilyo, yung dalawang ebanghelyo, talagang makikita nating magkaibang magkaiba, sapagkat yung isa ay tungkol sa kaibigan, yung isa ay tungkol sa tagahanga, yung isa ay tungkol sa mga tagasunod, samantalang yung kabila ay tungkol sa kaaway, tungkol sa kalaban. Pagnilayan po natin ang dalawang ito. Ang unang mensahe para sa atin, mga minamahal kong kapatid, ay make friends. Make friends. If you have only one friend today, I hope you will have two next week, and three next month, and 100 next year. Make friends. Spread the circle of love. Spread the ripples of service. Spread the ripples of friendship. Make friends. If you are attending Mass right now, and the person beside you is a stranger, at tapos na ang misa, hindi mo pa rin siya kinikilala. Ang katunayan ay, idinidikit mo pa yung handbag mo sa iyong sarili kasi baka mandurukot tong katabi mo. Hindi matutuwa ang Diyos sa iyong pagsisimba. Sapagkat ang misa ay hindi lamang dapat na maghatid sa atin papalapit sa Diyos. Ang misa ay dapat na maghatid sa atin papalapit sa ating kapwa-tao. The Mass should not only draw us closer to the Lord, the Mass should make us friends. The Mass should make us friends in the Lord. Not friends in a political party. Not friends in a political campaign. Not friends in business. Not friends in an ideology. Not friends because we belong to same region one. Not friends because we speak the same language. Friends because we know that Jesus is between us. Jesus is among us. Make friends. But the second important lesson of Palm Sunday is, as you make friends and as you stand up for the Lord, the second reminder is, be ready for enemies. Maghanda ka sa mga aaway sa iyo. Bahagi yan ng buhay mo. The Lord told us, love your enemies. Anong ibig sabihin noon? You will always have enemies. And you have to love them and not treat them as enemies. But they will treat you as enemies. Continue to be loving nevertheless. Bakit natin kailangang ipaliwanag na tayo ay kailangang magkaroon ng kalaban? Kasi natural naman na kapag nanindigan ka na huwag kang magnanakaw, yung nangungupit ng lihim, sasama ang loob sa iyo, pinapatamaan mo ko. Kapag sinabi mo na huwag kang manloloko ng asawa, kahit hindi mo siya kinakausap, magagalit siya sa iyo kasi sasabihin niya, pinagbibintangan mo ba ako? Kapag sinabi mo na huwag kang papatay, at ang sabi sa iyo ay, bakit ka ganyan? Hindi ba mahal din ako ng Diyos? Kahit ako ay mamamatay tao, totoo, mahal ng Diyos, pati ang makasalanan, lalo na ang makasalanan, pero ang bawat makasalanan ay dapat magbago at tumigil sa pagpatay. And therefore,
at the sunset of our lives, my dear brothers and sisters, the Lord is going to ask us, what did you do to the poor? But the second question in my heart that I know the Lord will ask is, did you make enough enemies because you stood up for me? Because Christianity is not diplomacy. Christianity is not about popularity of millions and billions of followers on Facebook. Christianity is not about that. Christianity is standing for what is right. And if you stand up for what is right and people treat you as enemies, people throw stones at you, stand up for what is right nevertheless. Be ready for enemies. But do not fight your enemies. Love them nevertheless. Kung ayaw nilang mahalin ka, ganun lang talaga yung buhay. Pero huwag kang titigil na magmahal. Mahalin mo ang kaibigan na nagmamahal sa'yo. Mahalin mo rin ang kaaway na ayaw kang mahalin pabalik. Because that is the message of Palm Sunday. We will all get wounded by our enemies. We will all get hurt by people who oppose us for standing up for what is right. But stand up for Jesus. Because the Lord did not call us to be happy. The Lord called us to be great. The Lord did not call us to be popular. The Lord called us to be faithful. The Lord did not call us to enjoy life. The Lord called us to carry our crosses daily. Sapagkat kung ang gusto lang natin ay masayang buhay na wala kang kaaway, anong dapat mong gawin? Huwag kang manindigan para kay Kristo. Magtinda ka na lang ng balloons, maraming taong sasaya. Mamigay ka ng ice cream, sasaya ang mga tao. Wala kang kaaway doon. Pero kapag nanindigan ka kay Kristo, siguradong may mang-aaway sa iyo, pero manindigan ka pa rin. Make friends. Number two, be prepared to have enemies because you stood up for the Lord. But number three, love all the time. That is what makes this week holy. The love that the Lord poured into these days. Much love. That is why it is holy. Palm Sunday, linggo ng palaspas para sa atin. Tatlong salita ang ating iuwi at pagnilay-nilayan ninyo habang kayo ay naghihintay makatulog. Make friends. Be prepared to have enemies because you chose the Lord. But always and in all times, in all places, be loving.